Nitong February 8, 2022 ay nilaunch na nga itong Honda Vario 160i sa bansang Indonesia. Kaya naman mga migs, no, posible kaya na mailaunch ito dito sa Pilipinas? Pero may malaking katanungan, kung mailaunch man ito dito sa Pilipinas, ano na po yung mangyayari sa Honda Click 150i? Magagaya rin ba ito sa nangyari sa Honda PCX 150? Ano kaya mangyayari, no? Ang Honda Click 125i, ito yung pinaka-successful na scooter na nilabas ni Honda at pinaka-top seller dito sa Pilipinas. Ang Honda Click 160 ay bagong equip at mas pinalakas na makina. Mas malapad na yung gulong nito mga Megs, bagong smart key system, bagong body frame, at may malaking kaha na premium sporty design. Kaya mga Megs, kung ito yung dream motorcycle mo at plano mo na kumuha ng motor, ay mga Megs, antayin mo itong Honda Vario aka Honda Click 160i. Pero yun nga mga Megs, no, hindi natin alam kung kailan i-release ni Honda dito yan sa Pilipinas. Dahil yun nga mga Megs, no, inuna nila doon sa Indonesia. At ang Honda Vario o Honda Click ay may dalawang version po ito mga Megs. Ito ay ang CBS or ito po yung tinatawag natin na combi brake system. At yung isang version naman ay itong naka-ABS na po. Sa front at rear ay naka-ABS na po ito. At mas pinaliwanag pa mga Megs yung ilaw nito dahil fully LED lighting na po ito. Fully digital dashboard na rin po ito mga Megs. At syempre mga Megs mo, naka-smart key system with alarm po ito. Pagdating sa displacement ng Honda Vario aka Honda Click 160i ay meron po itong 156.9cc mga Megs. Single cylinder po ito, 4 stroke, 4 valve, liquid cooled at naka single overhead camshaft. Mga Megs, no, 4 valve po ito mga Megs, kaya naman sigurado na napakalakas po ng motor nito sa arangkada at sa dulo mga Megs. Gaya rin po ito ng PCX 160. Sa max power nito mga Megs ay meron po itong 15.4 horsepower at kaya nito mga Megs na mag top speed ng 125 km per hour mga Megs. Base po yan mga Megs sa Honda company. At may arangkada po ito na 13.8 Nm. Kaya naman mga Megs, no, sigurad na hindi ka talaga kukulangin kapag ikaw ay nagsingit when it comes sa mga traffic.
wala rin po tayong problema sa singitan when it comes sa mga traffic dahil meron lang po itong bigat na 115 kg. Sa sporty looks na scooter na ito, mga mix, mas pina-improve pa yung performance ng motor na ito. Plus mga mix, no, yung kanyang body frame, mga mix, dahil napakalaki po talaga yung motor na ito. Especially mga mix, yung sa gulong niya. Yung sa kanyang front tire nito ay meron po itong 100x80 at 14 inches po yung size ng kanyang mags dito. Pagdating mga mix sa rear tire niya, ang laki mga mix, 120x70 at 14 inches din po yung size ng gulong niya dito, mga mags. At mga mags, no, pagdating naman mga mags sa taas ng motor nito at sa lapad naman ng motor nito, mga mags, yung length po nito ay nasa 1,929 mm, at meron po itong width na 679 mm, at yung height naman mga mags ng motor nito ay meron po itong 1,088 mm. Mga mags, pagdating sa wheelbase nito ay meron po itong 1,277 mm. At pagdating sa ground clearance, mga mags, ito naman mga mismo, kung ikaw naman ay hindi binayayaan ng taas or ng height, ay mga mismo, kapag yung height mo ay 5'5 pababa, ay sigurado mga mags na abutong pa rin po ito dahil meron po itong 140 mm lang po. At sa seat height nito ay meron po itong 778 mm, 'di ba? Abot na abot. At mas pina-improve pa yung scooter nito, mga mags, dahil may sa side pocket ito, mga mags, ay siyempre hindi pa rin po mawawala yung 12 volts charger port nito. Pero mga mags, yung kinagandahan dito, dahil may cover na po ito, kapag kahit umulan, mga mags, so, ay pwede ka na mag-charge doon sa kanyang side pocket. So parang kagaya rin po siya sa PCX116 na may cover po yung kanyang side pocket dito. At yung nagustuhan ko rin dito, mga mags, dahil kahit malaki po yung kanyang makina dito, ay meron po itong gulay board. Alam naman natin, mga mismo, na advantage talaga yung scooter na meron po itong gulay board. Dahil alam naman natin tayong mga Pinoy ay ginagamit talaga natin yung motor na yun na pang araw-araw. Especially kapag tayo ay pumunta ng mga palengke or pumunta man tayo ng mga mall kapag tayo ay nag-grocery. So kahit marami man yung nabili nyo, ay wala po tayong problema dahil pwede natin yun malagay sa ating gulay board. Alright? Pagdating mga mags sa kanyang gas capacity nito, ay meron po itong 8.0 liter, mga mags. Kaya naman mga mags, no, sigurado na ang layo na po talaga ng marating mo noon kahit na huwag ka nang bumalik, di ba? Ang malaking katanungan, paano ano na yung mangyari sa kanilang Honda Click 150i? May labas man yung motor nito sa Pilipinas, yung Honda Vario 160i, ay sigurado mga mags na mapipace out po talaga itong Honda Click 150i, mga mags. Dahil yun nga, mga mags, no, ito rin po kasi yung nangyari sa PCX150, di ba? Kung nakita nyo, wala na po kayong makikita na sa mga branch na nagbibenta pa ng PCX150. Dahil yung mga binibenta nila ngayon ay yung mga latest na, yung PCX160 na. So, ganun din po kaya yung mangyari sa kanilang Honda Click 150i. So mga mix, no, antabayan po natin yan, mga mix, no, dahil ako, mga mix, no, panigurado po ako na ilalabas po talaga yung Honda Vario na yan dito sa Pilipinas. Kaya sigurado, mga mix, na ang dami na naman po yung sasakit ng ulo nito dahil mapapaisip sila, sana ito na lang yung kinuha ko ng motor, sana nagantay ako dahil napakaganda po talaga ng motor na ito. At sigurado, mga mix, na ito rin po yung pantapat ni Honda sa mga Aerox ni Yamaha. Diba? Shout out po pala kay Jerry Botil. At shout out din po sa Mero Family. Galing po kay Pink 6 Miro. At syempre, mga mix, shout out po sa mga Bohol Moto Vloggers. Mga mix, check nyo po yung kanilang mga channel, mga mix. Sigurado na mag-enjoy din po kayo sa mga ginagawa nila na content. Alright? At yun, mga mix, no, ay sana ay may natuturan po kayo sa vlog natin for the day. So if nagustuhan niyo po yung video ko, please do like, share, and subscribe. At para ma-update po kayo sa mga next video ko, please pakipindot lang po yung may bagang kampana natin dyan para sa notification. So hanggang dito lang, mga mags, thank you and God bless. Stay safe, ride safe. Adios, mga mags. Adios.